6 days swab test, then if you're negative, you can go. Overseas. Very full flight this morning, so we do ask for your assistance in just placing your. We're permitted to remove your face mask for short periods of time to eat or drink or in the unlikely event of an emergency. If you're feeling unwell now or should you become unwell during the flight, please alert a crew member and follow their instructions. Just a reminder also that no smoking is allowed on board. If you need any assistance, please contact one of the cabin crew. Welcome aboard, everyone. So dito sa Wellington Airport dahil everyone that's just joined us on our flight JQ254 shortly bound for Auckland. While you're making your way to your seat, please maintain a distance between yourself and other customers wherever possible. As you're probably noticing, we are very full. We're a totally full flight today. So we do ask for your assistance in just placing your one large bag into the overhead lockers and all other items underneath the seat in front of you. If, however, you're seated at the emergency exit rows today, you'll need to place all your luggage, including any loose items,
into the overhead lockers for takeoff and landing. A reminder that you must keep your face mask on for the duration of your flight, covering your nose and your mouth. Ano nga? If you're feeling unwell, or should you become unwell during the flight, please meet your crew member and follow their instructions. Tama ba dito ka? Bali tayo. It's not permitted on board. Yun o. Okay na rin, pati yung mga bagahe namin, talagang pagka mag-ano kayo, sasakay sa aeroplano, hanggat hindi na nauukoy yung mga bagahe, wala eh, parang hindi mapakali, ngayon okay na, pasado naman lahat. Ano, diretso ba tayo o cancel? Diretso. Yung cellphone mo. Ha? Talaga, iba talaga itong kaibigan kong yamanin talaga ito eh. Kaya dito dapat nagsasama sa mga ganito eh. Enjoyable flight. So please listen closely while we take you through the safety requirements for our Airbus A320. Your crew are highly trained to help keep you safe. So make sure you listen to and follow their instructions. As we get underway, please make sure your personal electronic devices are in a flight safe mode or otherwise completely switched off. Your carry-on baggage and larger electronic devices should now be placed either under the seat in front of you or in an overhead locker. Check that your seat back is upright, your tray table is stowed away, your armrest is lowered, and your window shade is open. The seatbelt sign above you will be illuminated whenever you must have your seatbelt fastened. To fasten your seatbelt, clip the buckle and clasp. And ayun oh, bumuka na. Auckland, waiting hanggang 11:30 PM for Manila, Auckland sa Manila. Gandaan po daw ang hosting ko, sabi ni Chinkitan. Alam Wellington. Lento ah. Na traffic pa. Ready for takeoff. From kita yung dagat bro. Mamimit muna tayo. Doon na kami nagmimimit oh. Doon? Yan ba? Yung anong yan? Oo, yung batuhan niya. Tapos doon. Hindi ba bawal naman doon dyan? Hindi. May ano kami, may license. Makasagitan ng aeroplano. Paghagis mo na ito, may mga matumama sa aeroplano. Traffic ka. Doon. From. Bilang. Bilang.
bata ko to. Captain has now turned off the seatbelt sign. We ask that you limit your movements around the cabin and do not change seats during this flight unless you ask to do so by the member of the crew. On all Jetstar flights, cabin crew and customers are now required to wear a face mask. Please make sure your face mask is covering your nose and mouth. Flywheel bags were made available to you as you boarded the aircraft, which contain a face mask and two sanitizing wipes. Please be mindful that only two customers are allowed near the lavatories and galleys at a time. Please keep your seatbelt fastened whenever you are seated. Our regular pre-purchase food and buy on board menu options are not available on today's flight. Order will be available upon request. Crew team will now be seated for landing. Thank you.
guide us to Auckland, you'll exit through the forward door at this stage. Simula nang boarding namin, tapos pag landing dito, before you head off, double check you have everything with you, and be careful opening the overhead lockers just in case any luggage gets moved Auckland. Welcome to Auckland. Welcome to Auckland. Remember to take any face masks or wipes. Ano, mag-clean tayo ngayon? Oo, oh, mag... Clean mo yung bag. Sige, sabihin mong gagawin natin. Oo. Tapos? Diretso lang tayo doon. Nico, ano? Ano? Malupit talaga itong host ko. Specific. Diretso. Ano? Dito tayo sa Auckland na at claiming na ng bagahe. So dito dahil binaba naman na yung alert niya, alert level, nasa level 2 na din sa Auckland. Kaya okay na yung face mask lang. Face mask lang. Ayun, pagpunta kami ngayon sa kabilang airport para sa international flights. Galing kami dito kasi sa ano, domestic. So, transfer kami doon by bus. By bus daw, by bus. Pwedeng lakarin. Kaya lang medyo malayo. So, by bus tala tayo. By bus operation. Kasi isa mapagod tayo. Ayaw kung mapagod ka. Magkano pa masahe diyan? Hindi ko lang alam. Tanungin natin. Wala akong idea eh. Kasi first time ko rin ng ganito. Dati-dati kasi private jet ang sinasakyan namin. Pwede ka nang pantapat kay ano ah. Sino ba yung babaeng nag-vlog ng mga ganito? Yung babae, no? Yung may bili ng planet? Oo. ano yun, di ba? Parang Bisaya din. Oo. Sige, ituloy. Panindigan mo na yan. Tuloy mo. Ayun dun. Atawid tayo dun. Sure? Oo. Itong pedestrian lane na to, napili ko na to, so Wag daw, hindi daw, dun pala sa mula. Kasi may sinusundan kami. So, follow the leader niya lang. Buti na lang. Alright, all good. Pagbago yung muli ng building niyan. Galing pala dito. Susunda lang yung green line. Pagbaba natin dito sa domestic airport. Pero lumabas muna kayo para makita niyo yung green line. Labas kayo, tapos follow the green light. Pakita mo yung green light. Dapat. To left. Ayan. Ah, hindi yan. Green light. Green light. Green light. Green light. Ayan. Sigal lang yan. Ah. Oo. Yeah, yeah. Now I know. Ibig sabihin, stop na ba? Ano yung kagandahan ng ano? Putol na yung green line. Ayun, okay lang. Natawid wala. Siyempre may pedestrian din eh. Mga ilang minuto na tayo naglalakad? 5 minutes na, pero parang mahaba-haba pa yung green line. Lalakarin namin. Buti na lang yung flight namin mamaya pang ating gabi. Kaya medyo okay pa. Pero kung magra-rush na ko, alanganin dito. Ayun po oh, tumbo pa kami papunta. Ilang minutes? Parang 10 minutes na. Meron. Ayun guys, ayun. Nakita na rin namin yung international departures. Ayun oh. Tapos ng mahaba-habang lakaran. Kasi walang bus ngayon. Umabsent yata yung driver. Yun. Day off niya, day off. Hindi pala nag-break kami sa gabi. Yan so, ako, yung ako yung cargador niya. Pinapaglaruan pa. Ha?
naglalaro siya ng card, oh. Kaya ayaw niya maghawak ng video, eh. Kaya siya ang tagatulak ko ngayon. Pero kung siya yung vlogger sana. Siya nga pala yung vlogger kasi akong cameraman, oh. Parang walang photo. Bagay, pre. Parang walang ganong tao, ah. O kami lang talaga yung naglakad. Hindi, ano. Anim yata tayo sa ano, eh. Masaya rin ng file. Anim lang tayo, lahat-lahat? Oo. Bila mo, walang katao-tao? Nasa loob na, eh. Tayo lang naglakad yata. Bisa natin, baka mahuli tayo. Mag-press yung board. And guys, grabe, nandito na kami sa international airport dito sa Auckland, pero tingnan mo yung ano, yung paligid. Isa to sa mga busy airport, pero ngayon tingnan nyo, halos kami-kami lang, saka yung mga airport security and stuff. Yung laman ng airport, di ba? Yun, oh. Sana all airport hindi congested, hindi ganong siksikan at mahaba ang pila. Yan, no? Kaya lang sobrang tahimik naman dito. Grabe. Para kaming nasa sa basement. Yan po. Kasi... Oh, ba't mo ko binibidyoan? Ba't mo ko binibidyoan? Kalimungan. Sisend ko to sa Facebook. So yung mga tindahan din pala dito sa loob, sarado din. May mga bukas naman. May ilang bukas. Sa taas daw baka wala na, kaya kung bibili dito na. Mm. Ito may bukas dito. May ano pa ba dito? May ATM. Saan tayo pupunta? Ah? Hindi, bibili. Ito lang kayo na? Hey guys, bumili muna kami ng ano. Yeah, bumili muna kami ng makakain kasi maghihintay kami ng almost 11 hours. Ayan, bumili na yung pagkain. Yan. Ano pala nabili mong pagkain? Magtatagal ba yan ng ano? Magtatagal naman na namin, 10 hours. So, isang oras ako magugutom. Uh-huh. Before ito, 10 hours yun. Bottled water, saka yung sandwich. Hey guys, yun o, walang katao-tao bukod sa amin. Magpunta ha. Ayun o. Yan. Dito kami maghihintay ng hanggang sa'yo. Hanggang 11:30 PM. Yan, yun nakita nyo yan. Siguro kami magkakasama sa aircraft sa flight mamaya. Ayan, Pinoy yan. Pinoy? Siyempre Pinoy? Bengali? Sino sa'yo? Sorry? You can understand English? A little bit on Japanese. Japanese, teka lang. May konti akong alam din sa Japanese. Ano ba yung alam desu ka? Agira desu. Agira. Anata wa? Kasi wa JP-san. JP desu. JP-san. Do desu ka? Nice to meet you. Ganyan po pag medyo gutom na talaga, wala kaming pakain kanina dun sa domestic and dun sa Wellington to Auckland. Gutom lang yan. Binarat mo yung jetster, eh. Makasama natin 280 binayaran, tayo 63. Ay, kumain sila. Hindi rin. Ano kaya
Ha? Ayan. Check in na namin ngayon, mga oras na to. So halos marami din talaga palang pasahero kanina. Kala namin konti lang kami. Yung iba pala nag-standby sa iba't ibang part nitong airport. So ngayon nakita namin marami-rami rin talaga. Kaya medyo nasa may bandang huli kami ng pila. Ayan. Ayan, so guys, talagang kailangan mag-fill up kayo ng ECIF form bago yung check-in o bago yung araw ng flight ninyo, para naman pagdating ninyo dito hindi na abala, kasi hihingin talaga sa inyo yun. So importante po online i-fill up na natin yung ECIF form, prepare na natin, diba? Yes. Pre, anong nangyari sa sabag mo? Wala. Gusto lang pala akong kausapin. Yeah. I-interview pa ako. Matapos ang mahaba-habang pila. Philippines. Tapos i-interview ako. Anong ba? Ano? Mag-overload ka na? Hindi. Ano lang ako? Vacation lang. May ganun-ganun pa daw. Yeah. Oh, where are we going? Dito. Pilot. Wala. Wala tayong masundan eh. Lang green line. Matapos yung mahaba-habang pila at inspection ng mga bagahe sa check-in, masyadong maraming chine-check, maraming hiningi. Kailangan talaga yung ECIF form ng Red Cross. CIF. Ang CIF form ay magawa talaga bago yung flight nyo para wala nang ganong aberya pagdating dito. Okay? Okay. All good? Keep a physical distance of at least 2 meters. The use of face masks is strongly encouraged at all times. Pati yung power bank, bawal siyang dalhin sa check-in, mga batteries, bawal sa check-in luggage. Dapat nasa carry-on bags. Kasi pagka nakita nila sa check-in luggage, kukunin na lang nila ng, walang masabi sa inyo, makita nila lang may receiver na kinuha na yung power bank, yung batteries na nasa check-in luggage. If you recorded a 25 degrees Celsius and the fasten seatbelt sign has been switched off. During deplaning, passengers in the forward section of the aircraft shall deplane first. Our crew members will guide you on our order of disembarkation. May we remind you to check areas around you for items you might leave behind. For passengers who need assistance like wheelchairs, please deplane last. Our cabin crew and ground staff will be happy to assist you. On behalf of Captain Paolo Alzate, Captain Love Ramnani, First Officer Mike Bautista, and First Officer Paolo De Silva, and the rest of the crew, thank you for flying Philippine Airlines, the heart of the Filipino. Mabuhay at maraming salamat po. Until the fasten seatbelt signs are switched off. Please be informed that we shall continue to practice physical distancing during disembarkation. Please remain seated while waiting for your turn to disembark. We appreciate your cooperation and the safety concern. Pagkat pala yung coast guard, tapos si lahat, temperature check, bawat isa. Medyo at least pan ba, on the lips, isa't isa-isa doon kung saan-saan. Pag tayuan kasi niyan, siksikan na yan. At kung saan-saan sila. Saka yung ano na rin, briefing, instruction na. Pagkuha ng temperature habang nasa airplane pa. So,
isa-isa sila, umakyat na sila dito sa airplane. Para i-check lahat ng temperature. Ayan guys, so unang kinukolekta yung yellow card, health declaration form ng mga taga Coast Guard. So dito pa lang inihiwalay na yung OFW sa kanan, OFW may parting ito. Wala pa. And guys, as per instruction, so dito muna tayo sa gagawing briefing ng Coast Guard pagka bagong dating pagbaba sa aeroplano. So dito muna tayo bago makuha yung mga check-in baggage. Dito muna tayo, tapos explain ng Coast Guard yung mga sunod na steps na gagawin. Ayan, so pagka-submit nung OWA form, tapos diretso na palabas para dun sa assigned hotel, tapos yung sasakay ng bus. May free bus din. Para dun sa mga OWA. Ah, gumana. Free bus. Sabi sa'yo eh. Tara na, ang lupad na ta. Wala nga akong ano eh. Ang paisa rin ako. Jordan, ang lupad na tago yan. Doon mo naman nilipin. Ang paisa rin ako. Tapos dadalhin niya doon sa kanya-kanyang quarantine hotel. For free. At yun nga. Wait ng 6 days kasama yung araw ngayon. Tapos isang swab test. Doon na sa hotel. And guys, makita nyo ang Manila. Ito yung pag-aling ng NAIA. So kami ngayon heading to assigned quarantine hotel. Nag-welcome na eh. Welcome you back. Welcome na kami ngayon. Ayan. Auckland. So itong anong to, nasa isang bus, sama-sama kami sa isang hotel. Isa mo pala ito, simple na ako panap tour. Dami! Hiling yung nabas New Zealand ba? Pagdating namin ngayon, meron na rin mga paalis na katapos sa ilang 6 days quarantine. Tapos meron na libreng shuttle papunta dun sa kaya nila ng bus yan. Kasi medyo nagka-problema tayo sa bus, may nasiraan. Kaya kon,
nag-request ulit ng bus. Yun, may outgoing kami, may incoming kami. Meron pa rin kami naiiwan dyan. Mga OFW din sila. Tidla, medyo pagod. Okay, sir. Diba, sir? Hinga muna, sir. Init pa naman. Yung address natin dito is Great Eastern Hotel, 1430 Quezon Ave, Quezon City. Sino pa ang mga tao Mindanao dito? Mindanao? Yung uwi lang ng Luzon? Luzon? Sino mauwi ng Luzon? Visayas? Visayas Mindanao? Sino? Visayas Mindanao? Baba? Yung taga Luzon lang, uwi ng Luzon? Dito lang kami. Madami-dami. Manila area? Kami. Yun, Manila area. Doon na lang kami mag-reviewing sa kasa para hindi na makam yung driver natin kasi meron pa silang pupuntahan din. Kaya mag-reviewing kami doon na sa taas. Para hindi na rin matagalan yung car natin. Sana natin kumakain. Sige lang, sige lang. Tapusin mo muna. Tapusin mo na yan. Mamaya na. Hindi ko naman ito. Ayan yung hotel na Great Eastern Hotel. Ayan, ayan, ayan. Ano? Ah, ito na yung mga bagahe namin. Ayan, ayan. Oh, may rate talaga? Oo, sir. Pero parang hindi naman rate. Kasi pinapasok kayo dito. Ayan yung mga bagahe. So ayun na no, pagkatapos nating makipag-usap dun sa mga staff ng hotel kasama yung post guard. So dinala nila tayo dito sa quarantine hotel. Pero bago yun, may pinilapan muna kami doon, pinakita yung passport. Tapos yung ibang mga pinagbabawal katulad ng sigarilyo, so isinurrender nung nila doon sa Coast Guard dahil bawal din ng manigar dito sa loob. Dito na ngayon na habang hinihintay natin yung alinisin kasi hindi pa nakaparede yung room, medyo may ahas pa sila. At okay naman, may aircon din naman yata sa loob, tapos free wifi na rin. So dito tayo ngayon sa 8th floor itong hotel. Ayun guys, so finally nandito rin tayo, nakarating din sa quarantine hotel matapos ng mahaba-habang proseso. Ibang iba talaga kumpara doon sa uuwi ka na walang pandemic. So maraming checking, maraming cheche-bureche. So para naman yun sa makontrol yung COVID. Dahil nga mostly yung mga nanggagaling sa ibang bansa, so sila yung nagdadala ng COVID dito sa bansa, dito sa Pinas. So mag-comply lang naman doon, tapos maganda ngayon kasi kumbaga yung sistema medyo naayos na nila kumpara nung nakaraan. So medyo maganda na, organized na. Pagbaba mo o bago bumaba sa eroplano, nandun na yung Coast Guard, tapos mag-explain sila kung anong gagawin. At magaling, maayos naman yung pagkaka-assess nila sa atin. Hanggang sa pagbaba natin dun sa eroplano,
may mga mag-guide pa rin na Coast Guard doon. So, yung Coast Guard talagang sila yung naka-assign para sa mga OFW na uuwi hanggang makarating dito sa hotel. Ganun din dito sa hotel. So, may mga Coast Guard pa rin dito na nag-assist sa atin at pinaliwanag yung mga yung paggagawing pag-stay dito sa hotel o yung quarantine nga. Kung gaano katagal, ano yung mga rules habang nagka-quarantine, kung kailan sa swab test, yung result. So, diniscuss naman sa atin. At ngayon, so nandito na tayo ngayon sa hotel. So, check natin kung okay ba yung binibigay ng hotel sa mga OFW. So, ito pong para sa mga OFW, ito ay free. Free na yung itong hotel na to, yung transportation, yung sa bus, pag galing sa airport, papunta dito sa hotel. Ito rin sa hotel, yung i-stay natin dito ng 6 days. Pati yung swab test, pati yung pag na-okay na yung swab test natin, yung result ay okay na at uuwi na tayo sa mga probinsya. Free na rin po yun para sa mga OFW. Iahatid ka ng ipapahatid ka ng bus kung ikaw ay taga-Luzon hanggang PTEX. Ipapahatid ka po at doon na lang sa PTEX. Mahala ka nang mag sumakay ng bus papunta doon sa inyo. And yun naman po mga taga-Visayas at Mindanao, mag-aabang naman sila ng iahatid sila doon sa domestic flight at meron ding mga ticket na ibubuk para sa kanila na for free. Yun po ang kagandahan ng OFW. So maraming free, maraming mga nakukuhang benepisyo pag member ka ng OWA. Alright, so ngayon po, check natin tong hotel na ibinigay sa atin. Yung room na ibinigay sa atin, kung pasado ba. At dahil nga free siya, syempre, tingnan natin kung okay naman. So, ayan yung pintuan, yan yung entrance. Pumunta dito sa room ko. At pagpasok, ayan, hindi ko tayo. Pagpasok, so nandito sa kanan yung toilet. And may bathtub. Ayan. Meron na din silang nakaabang na towel doon. Ito na rin yung lalababo. Yung may sabon. Meron ding toothpaste. May shampoo. At yung soap. Ito yung soap. Yan. May salamin. Malinis. Malinis. Actually, kanina, pagdating ko, may kaunting lilinisin pa. So, nilinis nila ulit. Binacume, pinalta ng mga cover yung kama. Para bago lahat. Ayan. Okay. Tapos, ayan, meron ditong table. So, kung may laptop ka, kaya meron kang mga kailangan gawin na medyo re-reviewin mo dito sa table na ito, maganda, bagay na bagay sa'yo. Yan. Makakapag-relax ka. Makakapagbasa ka, makakapag-review ka ng mga kailangan mong reviewin. Yan. May lampshade dyan. May TV. At merong ano yun, may maliit na ref sa baba. Hindi natin kung gumagana ito. Yun o. So, gumagana yung ref. May paglalagyan ka pa ng gusto mong palamiging pagkain o inumin. Yan, dito sa baba. At meron pang cabinet para sa mga damit mo. Kasi mag-stay ng 6 days.
kasama yung araw na yung first day pang 6th day. So pwede mong ilagay muna dito yung mga damit mo na gusto mong i-hanger. Yan. Yan. Yan, may isa pang table dito. Kung gusto mong magbasa, yan, pwede ka dyan. Mayroon mang, may mga ilang babasahin pa rin doon. At may telepono. Tawag ka lang dito sa front desk o dun sa mga contacts na inilagay dito sa Coast Guard kung mayroong mga kailangan. So, reminder lang na bawal talaga pong lumabas pagka binigay, dinala ka na dun sa mismong room dito sa hotel. Bawal lumabas-labas. Kung mayroong kailangan, itatawag dapat dun sa mga person na ibinigay o inisign para sa mga OFW. At yung higaan, so far so good. Maayos, malinis. Lampshade at yung aircon. Yun, may aircon po siya. Kaya komportable dito sa loob. Yun, may salamin pa doon. Ayan. Tignan naman natin yung sa gilid, yung bintana. O dito sa may room kong ito, overlooking yata dito yung labas. Ayan, tingnan natin ha. O, yan. So, makikita mo yung ayan, yung Quezon Avenue. Ito ay Quezon City. Dito sa may Quezon Avenue ito. Exact location. Okay. Ano naman sa kabila, check natin. Kita rin yata dito yung ayan. Ah, ito yung Quezon Avenue. Tapos yan yung kalsadang papuntang Quiapo. Ayan. So, guys, napakainit talaga sa labas. Pag labas pa lang namin dun sa airport, sobrang init na. So, tapos marami pang ano nga, biyahe pa pagdating dito sa harap ng hotel, may briefing pa doon, orientation bago makaakyat dito sa bago makapasok dito sa room. Medyo mahaba-habang proseso din. At luckily medyo komportable talaga dito sa ibinigay na room. Kaya nagpapasalamat pa rin tayo sa Philippine government dahil sa mga ganitong pribilehiyo na ibinibigay para sa mga kasamahan nating OFW. Makakapag-relax-relax na rin. So, waiting na lang tayo ng pagkain. At may pagkain pong dadating dyan sa may harapan ng pinto. So, bubuksan lang natin mamaya. At kukunin yung pagkain pag may rasyon na. For free na po yun. Diba? Okay. So yan, may kumatok. Tingnan natin kung meron ang pagkain. Ayan, ito na yan. Ang pagkain.
dyan. Tingnan natin kung anong pagkain to. Ayun, anong pagkain. Pwede na. Kasi paglalabas kailangan mag-face mask talaga. Kahit sa pinto lang. Hanggang doon lang kami sa may pinto. So dapat face mask. Ayan, ito yun. Rice, chicken, at may kamatis at pipino. So ito may sausawan din siya. Okay.